Good morning, mga ka-aha. Ngayon, magpapakada DJ ako. Susubukan kong gumawa ng sarili kong masterpiece sa ganitong kaliit na canvas. Posible nga kayang makapagpinta ako sa canvas na mas maliit pa sa aking kinlalaki? At malaman natin yan mula sa the father of Filipino miniature paintings. Of course, Mr. Nelson Casillas. Sir, it's an honor. My pleasure. Hindi po ba kayo nahirapan dahil nga medyo maliit yung canvas? So, kailangan yung mata nyo maganda pa. Oh, yeah. Diba? Lalong lumilinaw nga eh. Lalong lumilinaw? No. Bakit po lalong lumilinaw? Eh, siguro nag-challenge yung mata ko at saka yung isip ko. Ang anak ni Sir Nelson na si Jandy, sa bato naman nagpapakitang gilas. Ito ang kanyang miniature stone art paintings. Bakit mo naisip na ang gagawin mong canvas ay bato? Yung bato kasi parang kasi mga ginagawa ko mga nature eh. Right. So parang konektado siya eh. Saka yung dive ko kasi sa canvas na para maiba naman. Para maiba naman. Miniature kami parehas. Right. Inisip ko, siguro sa bato na lang ako gumawa or sa mga stone na maliliit. Talent runs in the family nga. Pati ang anak ni Jandy na 10 taong gulang na si John Clark, painter na din. Eh ako kaya, magsimula kaya sa akin ang lahi ng mga pintor? Parang cartoon eh. Tapos nun, after ng sketch, paint na. Paint na sir. Yeah. Okay. Labas na ito, abstract. Ay, sir. Ang hirap na ito, sir. Ang hirap hindi mapintarahan or mapinta yung sketch. Ang liit na nga ng sketch mo. Tapos nun, syempre, nalagyan ko na siya ng buong flesh color yung mukha. Nawala na yung sketch. Nawala na yung mata, nawala na yung ilong. Alam mo, hindi madali ito, ha? Paano nga ba ito nagagawa? Actually, any part of the body, musculoskeletal system, as long as you use it correctly and continuously, madedevelop mo siya for that specific purpose. Practice muna ako dito. Pero habang busy ako sa pagkukulay, sugod muna tayo sa isa pa nating kaaha na aliw din sa maliliit. One years nang nangongolekta, nagsisetup at nagre-repair ng mini toys si Jimmy. Iba-iba ang tema ng mini toy collection ni Jimmy. May patok ng gadgets like PSP, cellphone, and ang dolls at maging accessories na gakukulang sa liit. Eh si Sir Nelson kaya, mukhang cute ang ginagawa ko? Then, pwede ka na magsimula sa background kung anong kulay ang gusto mo. Hirap eh. Ibig sabihin ito ay nag-a-adjust ang muscles ko sa galaw na ginagawa ng aking kamay. Kasi yung hand muscles natin, maraming maliliit na muscles dyan, maraming joints dyan, so maraming movement na pwedeng gawin dyan. Kasi yung gross motor tsaka fine motor skills, talaga nade-develop sa mga kamay yan eh. Fine motor skills ang kailangan gawing muscle movements ng mga daliri ko. Pinong-pino at maliliit talaga ang galaw dapat. So after 12 hours of painting, medyo no break, hindi kami nag-breakfast, hindi kami nag-lunch, hindi na kami nag-dinner. Tinutukan lang talaga namin itong masterpiece. Yeah, baby! Medyo... Pressing pero hindi pa masyadong lupo. Ayan, sir! Ang galing! Wow! Look at that! Oh, ginaya niya, sir! Ayun naman pala eh! Ang aking miniature portrait! Sir, thank you so much. Okay. Thank you. Ready? Salamat. Okay, I will work on my painting skills tomorrow night. Smell the terrible.